Samantala, epekto raw ng paghihigpit sa proseso ng recruitment ang pagbaba naman ng bilang ng naipapadalang household service workers ng Pilipinas sa ibang bansa ngayong taon. Ayon po sa POEA, kailangan daw kasing mas maghigpit para matiyak na disente ang magiging employers ng ating mga OFW. Balitang hatid ni JP Soriano. Kahit kakaopera lang sa pankreas, babalik na ulit sa Hong Kong si Emilita para magtrabaho. Pero napansin daw niya, tila di na ganun karami ang mga Pinoy OFW sa Hong Kong. Hindi na rin po ganun kagaya nun na talagang parang Pinoy ang ano. Kasi po yung iba nag-Canada na. Sabi ng POEA, aabot sa 20% ang ibinaba ng mga pinapadalang household service workers ngayong taon kumpara noong 2014. Sa mga bansang Saudi Arabia, United Arab Emirates at Hong Kong, 14,000 ang nabawas sa mga naipadala nating household service workers. Ang dahilan, hinihigpitan ngayon ng ating mga labor attachés to make sure na mga disente, legally compliant employers lamang ang makakapag-recruit ng domestic workers. Hindi naman daw ito masamang balita. Pagkakataon nga raw ito para sugpuin ang mga mapagsamantalang recruitment agencies at employers. Para mas maproteksyonan, hinihikayat nila ang mga OFWs na sa Pilipinas na lang maghanap ng trabaho. We're looking at an improving situation din here in our country that could open more doors for our people. Ang migrante, nananawagan sa gobyerno, aksyonan ang patuloy na paniningil ng placement fee ng ilang recruitment agency. Ipinagbabawal kasi sa batas ang paniningil ng kahit magkanong placement fee ng mga recruitment agency sa OFW. Suportado naman daw ito ng isang samahan ng mga recruitment agency. Kasi kung nangyayari sa amin ngayon, kami hindi nangungulekta, tuloy pa rin yung iba na nangungulekta, sa kabila ng napataas na natin yung bayad ng mga employer, sobra-sobra na yon. Dapat napatigil ng ating gobyerno yung mga yun. JP Soriano, GMA News.